update ko kayo sa aking bagong dating na manok. Actually, 4 na araw pa lang itong manok ko simula dumating ito sa aking chicken coop. So ipakita ko po sa inyo ang aking chicken coop, kung paano ko din ginawa itong aking lagayan ng mga sisiyo. So ito po sila. In-order ko po yan, hinatid po dito. Dito sa amin, ang sisiyo na to, 36 free delivery na dito sa Davao del Norte. Actually, galing pa to ng Tagum. Kaya ito yung ginawa kong brooding nila. Ayan. Lata lang to eh. Ito. Lata lang to, manipis na lata. Tapos, pinapaikot ko ng ganon para mas maganda talaga yung bilog. Yung design ng brooding mo. So, yung ilaw ko, dapat talaga dalawa yan eh. Kasi marami sila. So, temporary lang. Isa muna yung ilaw ko kasi meron akong suporta. Ito. Ito pong suporta ko para ma-warm yung katawan nila overnight, kasi dito sa amin ngayon, tag-ulan. Kaya, delikado yung mga sisiyo natin, mga idol, kung hayaan natin na nilalamig yung ating mga alagang sisiyo. Ganito ang buhay probinsya. Brr. Ito lang, paduyan-duyan, nagbabantay ng mga alagang manok. Kasi mga sisiyo pa sila, so kailangan talaga i-monitor mo sila from time to time para walang predator makapasok sa brooding area nila. So ganoon lang po. Mga nagbabalak dyan, mayroong idea, para bibigyan ko po kayo ng idea kung paano ko po ginawa itong chicken coop na to. Nakasimple na po, napakasimple lang po, kasi out of budget na po ako, kaya ito lahat ng tipid ginagawa ko. Itong bamboo na to, yan ang poste ko, bali 4 yan, 1, 2, 3, 4. Binaon ko lang yan, tapos nilagyan ko ng mga graba. Yan po, iwan ko kung tatagal ba ito ng 3 taon o iwan, hindi ko alam. So ito po yung klaseng bamboo na maliit yung butas. Basta ito yung bamboo na maliit ang butas. Tapos makapal po yung yung katawan niya. Tapos yung butas niya napakaliit. Ito yung pinakatibay na bamboo. So ganun. Ang gasto ko nito, hindi abot ng 3,000 siguro. Kasi itong sin na to, itong sin na to, napakanipis. Ayan. Ayan siya. Ito yung pinakanipis na sin na binili ko. 270 plus. Ilang piraso lang yan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 piraso nga yan. Tapos ginawa kong dingding. Yung iba. Ayan. Ginawa ko. Ganon. So, 8 piraso lahat. 270. Tapos itong net. Paikot. Yan siya, 15 meters yan siya, bali 1,000 plus din. So ganun, lahat ng mga budget ko nito is mga 3,000 plus na gawa ko na itong chicken coop na to. So napakasimple lang. So kasi nagtitipid ako ng mga materialis, kaya ganun. Dito, ipapasilo kayo dito. Ayan, napakasimple lang. Yan, tinatali, tapos binabaon ko yan, yung net. Binabaon ko sa ilalim para hindi makatakas yung manok. So, ganun. Baon. Tapos pusti, nilagyan ko ng tawag nito, graba. Ito. So, paikot yan. Nakapusti yan lahat. Para hindi sag. Ayun siya. Para hindi sag, nilagyan ko ng ito, paracord. Paracord to eh. Itong matitibay na tali, para hindi magsag yung meat at hindi makatakas yung manok. Tapos nilagyan ko ng kawayan para talian ng paracord. So matibay na din. Wala nang mga makapasok na outsider na mga manok. So mamaya gagawin ko to. Purtahan para dito.
para wala makapasok ng mga predator. So yan po ang aking chicken coop. Binigyan ko lang po kayo ng idea paano ko po ginawa itong chicken coop ko. Actually ito yung ano ko, Madrid Agua. Itong Madrid Agua ko, napakalaking tulong itong Madrid Agua. Lahat ng buong palibot nito tinaniman ko ng Madrid Agua, kasi napakalaking tulong ito sa ating mga livestock, sa ating mga rabbit at saka mga manok, lahat, baboy, ito kinakain to. Tapos mataas ang nutritional value nito sa ating mga alagang mga livestock. Kaya magtanom kayo kung may mga bakuran kayo di doon, sa kung may mga bakuran kayo malaki sa inyo, taniman nyo ng Madrid Agua. Kung gusto nyo alaga ng mga livestock. Ayan po. Ito po yung aking dwarf tree, dwarf coconut. Ito, butong na to. Oh. So, bubutongin natin ito mamaya, kakain tayo. So, hanggang dito lang po muna mga idol. At least may idea kayo kung paano ginawa itong chicken coop. At ito na po yung ating mga alagang sisiyo. So, basic na basic lang po. Ganun lang po kasimple. Alagaan itong mga sisiyo na to. Kailangan ma-maintain yung warm. Kailangan ma-maintain yung warm paggabi. Pero umaga walang problema kasi may araw naman eh. Pero paggabi malamig talaga kasi palaging umuulan po sa amin. Kaya meron kayong backup. Ito pong backup natin. Itong nilalagyan natin ng pakaw. Ito po yung pakaw. Yung sa mais. Kasi uling dito, napakamahal ang uling. So, nilagyan natin ng pakaw yan. Magdamag yan, umuusok yan siya, tapos nagbabaga. So, namimintin yung warm sa loob ng ating lagayan ng mga sisiyo. Kasi yung ilaw natin, hindi siya enough para mag-warm sa katawan nilang lahat. Kasi isa lang siya piraso. So, ganun lang po.